Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit 6 na buwan na ang nakakalipas. Colonel, linawin ko lang ano, doon sa unang-unang tanong ni Manong Ted sa inyo. Ang kaugnay ang tinitingnan yung possibility kung bakit nangyari po itong kasong ito ay dahil nagsumbong si Camilon na may asawa po itong si De Castro doon sa misis mismo. Na may opo, babae, parang ganun po. Opo, nagsumbong itong si victim natin si Catherine sa asawa ni Mayor De Castro na si Mayor De Castro ay may babae. Labis ang pagtataka at patuloy na inaalam ng mga otoridad at mga netizens kung ano ang posibleng dahilan at kung bakit nagsumbong umano ang nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon sa legal wife ni Police Major Alan De Castro. Matatanda ang nagalit umano si Major Alan De Castro noong nagsumbong si Camilon sa asawa ni De Castro na nagkakaroon ito ng bawal na relasyon. Ayon sa kapatid ni Catherine na si Chinchin Camilon, may mga pagkakatong umuwi si Catherine Camilon na may mga pasadaw ito na kagagawan umano ni Major De Castro. At dahil dito, samot-saring reaksyon at komento ang naging tugon ng mga netizens at kayo na po ang humusga. Sabi naman ni Maki Miki, baka sinabi ng pulis na binata siya, kaya pinatulan ni Catherine. Tapos, nung nalaman na may asawa pala, gusto niya nang makipaghiwalay. At ayon, sinasaktan na siya. At sinumbong sa misis niya na may babae ang asawa niya. Opinyon ko lang po yan, ayon sa news na napapanood ko, malalim na pag-iimbestiga ito. Mula naman ito kay I Am Dr. Fish. Malaking pagkakasala ang pagpatay. Pero ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi siya nakiapid sa may asawa at manira ng isang pamilya. Bawat desisyon na gagawin sa buhay ay parating may kaakibat na kahihinatnan or kapalit or consequence. Walang nakakatakas sa karma. Good man or bad, sa bandang huli, pinakakawawa ang mga anak ni Major at ang asawa nito. Hindi nila ginusto at plinano na masira ang kanilang pamilya at maging masalimuot ang pamumuhay. Nang dahil sa makamundo at makasariling desisyon ni Major at si Catherine. Matanda na si Catherine, professional pa. Bago niya pinasok ang maling relasyon, siguro naman ay hinanda na niya ang kanyang sarili sa magiging kapalit nito. Ganun pa man, may kapalit din na parusa ang pagpatay. From Joy Kalika, kung si Major man ang pumatay sa kanya, siguro tong si Catherine, nagsiselo siguro sa asawa ni Major. Baka gusto niya iwanan na ni Major asawa niya at magsama sila. Pero baka ayaw ni Major, baka nagalit siya. Nag-away sila kaya sinabi na lang ni Catherine sa asawa niya para mag-away silang mag-asawa at hiwalayan niya. Kaya lang si Major, inayawan niya siguro ang ginawa ni Catherine, kaya pinatay na lang siya. Para matapos na ang ibinigay na problema ni Catherine sa asawa niya at sa propesyon niya. Inaalagaan din ni Major ang propesyon niya, sayang din ang posisyon niya at ayaw niya din na mapahiya siya sa mga kapulisan niya. Kaya pinatahimik na lang niya yung kabit. Si Reyes, hindi lang selos, sobrang selos at galit. She deserves it. Dapat kung alam na may asawa or GF ang lalaki, umiwas na. Tinrigger niya pa yung sitwasyon. From Evangeline Latad, di rin natin masisisi ang mga nagbabash kay Catherine kasi may punto rin sila. Sana inisip din niya ang reputation niya bilang isang guro. Sana buhay pa siya para may panahon pa siyang itama ang pagkakamali niya. Sa legal wife naman ni Major, sana di nagpadaig sa galit. Nagpa-rescue na lang kay Senator Tulfo para mabigyan ng action ang problema niya sa dalawa. Besides siya yung legal wife, ang pangyayaring ito ay isang lesson din sa mga girls. From Heidi Dugcal, feeling ko lang parang hindi magagawa ni Major na patayin at saktan ng ganun na lang si Kath. From Kikay Di Guzman Mercado, may pagkakamali ka din kasi bakit ang lakas ng loob mong magsabi sa legal wife? Mali ka dun girl, inilagay mo sa kapahamakan ang buhay mo. Mula kay Eduardo Ong Yangko, imposible na si Camilon ang magsumbong. Ang senaryo ay nalaman ng asawa ni Major na gusto niyang kausapin. Nung magkita sila,
dun na binaril. Basta nasa drugs enforcer ang trabaho ng pulis, delikado na. Marami siyang mga asset na kilala, pusher user. Mula kay Beautiful Life, ang nakikabit pa ang matapang magsumbong. Legit na galit at nagwala, naturally revealyo si Mrs. Marami ng ganyan, nakikikabit kahit alam na meron ng asawa. In the end, gulo, gusot ang buhay. Mula kay Norma Tibo, di pa nakontento na GF siya ni Major. Tumanggap ng kotse, tumanggap ng allowance, umagaw ng asawa. Beauty na nga siya, dami pagpilian niya. May work siya as teacher. Bakit niya tatawagan ang legal wife? Ano purpose niya? Inggitin si legal wife? Nang ano? May dalawang anak si legal. Mahirap mag-alaga ng bahay at pamilya. Sorry po kung may naano akong tao. Sorry. From Delsky Torian, imbestigahan ng legal wife. Baka siya ang katext ni Camilon at that time na makikita sila ni Di Castro. Kasamang asawa ni driver bodyguard sa pagdukot kay Camilon. From Maria Mannering, I think his real wife, she's jealous too much and she's the one who done the crime. Galing naman ito kay user XB6MK. Maaring Mrs. mismo ni Major ang may pakana ng lahat. Dahil sa sobrang selos at ginamit ng Mrs. ni Major si Jepoy para iligpit si Beauty Queen kasama ang dalawang tao. Kaya dapat na imbestigahan ang Mrs. ni Major. Sa kabilang banda, masakit din kay Major ang mawala si Catherine. Dahil syempre, mahal ng pulis ang girlfriend niya. Ang dapat dyan ay mahuli ang driver na si Jepoy at tutukan din ang Mrs. ng Major. Maaring Mrs. mismo ang nagplano ng lahat dahil sa matinding selos. Galing naman ito kay Benedicta Medina. Sure ako na si Di Castro ang yumari dyan. Nanakit yun eh. Hindi malayong nagtalo ang dalawa at pinukbok ng baril ang ulo. Hindi rin malayong kasama si legal wife, kaya nagkaganoon. Ang tanong, saan dinala kung walang malay? Ipinagamot ba o inilibing? Grabe ang mag-asawa. Aba, ang tindi pala. Gagawa-gawang pambababae tas titirahin si Camilon. Hay, hindi maganda ang puso ng mga iyan. From Francisco Istabaya, naghanap lang ng sakit ng ulo si kabayan ko, Miss Catherine. Matalino naman siya pero hindi nag-iisip. Nagsumbong pa siya sa asawa ni Major. Lalo lamang siya napahamak. Sana lahat ng involved dyan sa kaso makulong. Good luck sa lahat ng tumutulong sa case niya. God bless all. Galing naman ito kay Tangkad Lisa. Malamang DNA matiis ng legal wife ang pangyayari. Kaya pwede silang mapang-abot. Sige nga, kayo nga yung legal wife. Kung ganyan ang mga mapanood mo at mabalitaan mo, natural, alangan maging masaya ka. Alam namang may asawa yung tao patulan mo. Nakakababae masyado. From Cynthia Briones, parang sa story, hindi hihiwalay si Major sa asawa. Kaya nang nangingay si Catherine ay gumawa siya ng paraan para di na magkausap ang dalawang babae. Marlene Vistar, hindi naman dapat niya isumbong sa legal wife kung gusto niyang humiwalay. Alam niyang mali ang ginawa niya. Sana nagpakalayo-layo na lang siya bigla. Mag-ibang bansa ba siya? Natural masakit sa asawa dahil may mga anak sila. From Edmond Samson, palagay ko magkasabwat yung mag-asawa na yan. Pinadukot ng asawa ni Di Castro yan. Ang palagay ko dyan eh, nalaman ng misis ni Di Castro yung panluloko niya. Ang kondisyon dyan para mapatawad ng misis si Di Castro, pinadukot na lang ang asawa niyang pulis para mapatawad siya. From Genevieve Dells, it's more than inhumane ang pumatay. Mas makasalanan yung pumatay. Mas nakakahiya yung pumatay o kumitil ng buhay kaysa sa maling relasyon. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.